Good evening, natong tanan, maayong gabi, magandang gabi. Naatay bisita karon si Senator, the one and only, ang pinaka-isog nga general, pinaka-paborito sa mga kabataan dyan. Waylain, si Senator BATO de la Rosa. Salamat jud kayo kay naa kakaron para sa live na to, Senator. Usa ka sa nakatabang jud na ma-peaceful na ato ang Pilipinas jud, sir. Basin tungod nimo, mutuo na jud sila, sir. Na di na sila masuko ng US ban, sir. Dili ba sila dapat masuko? Ya na, labi na kana ato mga kababayan nga mga Philam. Kaya nakahadlokan, nakasukan, na basing podog, sila mo uli sa Pilipinas, kung inahang lapas lang visa, mo na concern nila. So, but pasabot, kulang pa sila sa pagkasabot sa, buti pasabot sa atong presidente. Ang tinuod ng istorya niya, nagsulti naman sa presidente nga, kung ugaling man ha, ang iyang, it's conditional. Conditional pa to. Doon ay katong ginabanggit nga mga government official nga, Diligyo pa sundo sa Amerika tungod sa mga misinformation lagi. Ay tungod daw ang kaso ni Dilema. Buhaton daw ang buhaton presidente is require po niya ang mga Amerikano na magkakuhanong visa para usulod sa Pilipinas. Baabang gitago niya nga way labot niya ka mga Pilipino-American. Kaya mga Pilipino nga magbalikbayan ba? Nga mangulis Pilipinas. Way labot. So, ayun ang magkasuko. Eh, exempted mo. Kung sa seguridad, sir, unsa may makatabang gyugan ng visa? Mo lagi sa mo security mo di istoryahan is sa kwanta ma screen pa nato sila kung musulod di sila sa itong nasod. Screen pa nato kung kisa yung dapat na makasulod din yung kisa dili dapat makasulod din. Amag mo lagi na balik ko na ko, usbo na ko, ayaw mo kagool, ayaw mo kasuko. Kay, di ka mo na presidente, huwag labot ang mga balikbayan, mga returning Filipinos na mga pil-am na, halimbawa mga pil-am na sila. Hindi mo siya malabot. Ang Amerikano ko, no, daghan kayong turista sa Pilipinas. O niya, mapubre ta kay turista good sila. Klaro na to ha. Kung kahambag yun ang mga turista ng Amerikano na daghan sa Pilipinas, nag-report mo na. Hindi mo taga-income, mayo na, nag-report mo na. Kalaro ang istorya, kung naamod sa Pilipinas, makita niyo, mas galante mo kayo mga inchik mong gasto. Koreano, usog ba kayo naman yung mga usog mong gasto? Mga Amerikanong kripot mo na? Oh, maapektuhan ang turismo. Unya, ang pag-export sa nato kay pilagod ka mga produkto nga gikan sa Pilipinas, gi-export nato sa Amerika. Dili man sa kanang manghinambog ka, no? Dili sa manghinambog ka. Ito, alam isa, ibarog na ito. Atong baruga lang, atong soberenya, ang atong soberente as a nation. Dito ta kay porki pobre lang ta, yatak-yatak ka lang ta, dito mo sugot na na. Bisan pagwatay kwarta, bisan pag gapaita, pan ang dignidad na ito, isip usa ka Pilipino, isip usa ka nasod na Pilipino, dapat intact na permente, dito pwedeng inanaon na lang nila, nga basta-basta na lang. So, muna'y punto sa itong Pangulo. Kung naanag ba sila sa uban ng mga presidente nga gagian nga magsigilagbaw sa ila, ha? Pero ang itong Pangulo, hindi na pwedeng buhato sa iya, hindi na pwedeng buhato sa Pilipinas. Kaya dapat mukha sila. Yung reciprocity ba? Doon natay pag-respeto sa ila, mo-respeto pa sila sa tuwa. Ano naman na ang pangita sa itong Pangulo? Hindi lang pwede kita lang mag-respeto sa ila, kita ginababoy na nila. Hindi na maayo. Isip ko sa kanaso, doon sa mga itong, wala ang dignidad niya na. Ang explanation mo na sa ila is isa lang. Nulis dan the Supreme Court upheld the validity and the legality of the arrest of Dilema diya sa Kamkrami. Gi-appeal na sa Supreme Court. Wala nga mas, alangan man na pa, Supreme Court sa Amerika ang decision. Ano, nga ito ang maling nasod. Nga, na sovereign country. Nga, kung pakialaman Manila. Kasi nga natutuhuan ka ng si Durbin o si Lehi, nga mga katamak pa sa Pilipinas o kini mga
atong mga mahistrado, atong mga justices sa Supreme Court nga naa ra gyud resolution sa Pilipinas. Bigi sa may tutuhan. Ako sa tong nag-chipin ko. Oh. Akong ginabaw, akong gusto na ako ibawal oh. ang pagsulod sa mga cellphone, mga communication eh, dilema. Apan, nagsasulat sa kuha ang Senate President kanito, oh. kasi kanyang Senate President si kauban na po nato karon sa Senado, si Coco Pimentel. Oh, yes, na, sir. Na si dilema is still serving as incumbent siya ng senador, so kung pwede tagaan usa siya og kanang di pa man siya konbiktado, detinado pa lang siya tungod sa iyang gina ato bang kaso, ato lang siya gyapon, ato siya pagbigyan nga makakontak gyapon sa iyang mga sakop sa gawas. So mao lang ito akong gina bandayan, pero musulod performing as senator po na siya. Musulod dito ang iyang kwan, ang iyang staff. Dito ito maghatag si Dilima, mag-instruction kung sa ipang kwan sa gawas, o sa ipang balita sa gawas. Sumuon ang nagya po siya contact sa gawas. Bitang ako ha, ako, what's the difference between Dilima and other ordinaryo na inmates na dili pwede magamit og cellphone, di ba? Oh, yes, sir. Pareho man silang akusado. Oh. Pero mo lagi na, nagsulat lagi itong sitting senator pa daw si Dilema. Muna iyang gi-request na makakuhang gyapon. I-upload gyapon sa iya nga. Bisitahan siya sa iya mga staff para na yung mga usa-usa pa niya ng mga kuhan. Amo tong libog lagi ko. You can never satisfy everyone. You can never please everyone. So, sige lang, kung usay lang isulti, hindi ba kinahanglan yun nga tatanan sila mo, kan mo agree sa ginihim mo sa itong Pangulo. Yes, basta sir. As far as the President is concerned, tibok na iyang, di ilang kasing-kasing niya, di lang iyang utok yung una-una, kundi tibok kinabuhi na niya, iyan ang dinedicate para sa Filipino nation. Usugot yung magkita siya. Tinaho na siya missile niya sa kwan. Guided missile niya sa Amerikano. Kung suko ang Amerikano sa iya. Kuhan naman na siya. Kanang yan ang gialay ang kinabuhi sa atong kwan. Sa atong nasod. So ayaw taon ninyo po anak eh. Si Presidente gawin panikamot yun niya. Sobra. Maluoy na lang sa iya. Kanang wala na ipahuway. Turo na sa pag-asikaso sa mga problema sa atong nasod, busa, subton nila. Daghan kaayong gusto na mo greet ni mo, sir. Daghan jud kaayo niya. Kay bako, di nina itong matag sa tagsa, kay maikog ko sa imong oras, sir, bato. I-greet na lang sila sa Tagalog, sir, para kasabot sila tanan. Ato mga kababayan dyan. Saan man kayong sulok ng mundo naroroon ngayon na we are very proud of you kayong mga OFWs. Salamat sa inyong paghihirap, kayong pagsusumikap para mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating mga anak, ating mga kabataan, ating mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. You are our heroes. Sige lang, there will come a time, hopefully, with God's blessing, there will come a time na di ito kinahanglan. Hindi ito yung kailangan pang mga ibang bansa para magkakaroon ng magandang kinabukasan. That's everybody's hope. Yes, sana darating yung panahon na yan. At tatulong-tulong tayo para makamit yung status na yan. Una-una, tirahin natin itong problema sa droga, tirahin natin problema sa kriminalidad, tirahin natin problema sa korupsyon. Yan ang pinakamalaking problema natin. Kung magkakaisa tayo na talaga labanan niya lahat yan. Yes, sir. Gaganda itong Pilipinas. Hindi na kailangan pang mabiyahe sa ibang bansa para maghanap buhay at maiwan yung mga mahal sa buhay dito. Hindi na kailangan mapapalayo kayo ng husto. Yes. So, magtutulungan po tayo at sa dasal.
tuwala lang sa ating pong may kapal. Itong bagong taon, itong year 2020. Yes. Nag-usap-usap na kami kay lahat ng mga proponent ng death penalty para dyan sa mga siraulo, mga lalala yung mga drug lord. Yes, sir. Talagang ipupus namin yan ngayon. This year, kakalampagin namin yan para tatakbo na yung bill namin. Walang, sana itong 2020, bagong taon, sana panibagong one, panibagong aggressiveness sa laban natin para sa ating inang bayan. Yes, dapat, sir. Dapat pay tayo, huwag tayo magpaluya-luya. Yes. Huwag tayo magpagod-pagod. Kailangan bana talaga para sana, para gaganda yung buhay natin. Yun lang dapat ang ating focus ngayon. You wanna know more about-